nasa laman ng resignation. Mas maganda siguro huwag tayo sabay pumunta doon kasi baka makahalata sila. Ayaw mo ng gulo pero kinulong mo pang ilaw. Tapos ngayon, nahimasok ka sa bahay. Hindi ko pinagsisiksikan ang sarili ko sa lugar na hindi ako gusto. Kaso lang, dito ako pinatuloy ng rigor kaya bahay ko na rin. Ngayon, hindi porkit pinatuloy ka niya, pwede ka nang umasta bilang asawa. Kasi isa lang ang asawa, ako yun. Hanggang kailan? Totoo bang dito nakatira yung katarpaw ni Rigor? Alam na pala? Layasin mo na! Hayaan mo na lang na apakapahang ka! Hindi mo kasi naiintindihan, hindi ko maipaliwanag! At pag pinanghahawakan sa'yo ni Rigor at pumapayag ka na ibahay niya ang babae niya. Kung sakali po na magkita kayo ng nanay ko, mapunta po kayo sa bahay namin. Kung maaari ko sana huwag sabihin na nakita niyo ko dito. Bakit naman? Gusto ko po kasi kung sakaling magkita ulit kami ng nanay ko, yung may pagmamalaki na po ako, yung kaya ko na pong buhayin yung sarili ko. Kasama sa pustahan na mga kadit kita. Bubbles, huwag kayo sasama sa mga yan. Baka mamaya ako ano yung sayo. Andayin mo ako, maliligo lang. Ano mong gagawin mo sa mata kay Bubbles? Ako lang naman siya kilalanin. Sir, sana makabali kayo sa bar, no? Sana maging okay na kayo ni Boss P. Magkataon kasi nakamawalan din ang trabaho ni Bubbles. Huwag kayo magalala. Lahat na ng bagay na pag-uusapan, hindi ba? Sir? Oh, Cortez. Magpapasa lang ho ako ng memo. Okay, maupo ka. Ano to? Magre-resign ka? Bakit? Ano nangyari? Pinag-isipan ko naman ho ng mabuti to. Importante ho sa akin na magsilbi sa kapwa, pero parang hindi po pa talaga para sa akin ang pagiging pulis eh. Napag-aralan ko na rin ho ang bylaws ng NLEA. Bali, gagamitin ko na lang ho yung naipon kong leave credits para sa mga natitirang araw ko sa servisyo. Alam mo, Cortez, nag-aral ka parang maging isang pulis. Nag-training ka. Matagal ka na rin sa serbisyo. Ano nangyari? Wala naman ho, sir, pero naging buo lang ho yung pasya ko na gusto ko pong mamuhay na tahimik. Tapatin mo nga ako, Cortez. Alam ko nagpunta rito yung biyanan ni Dimagiba at inakusahan kayo may relasyon. Involved ba si Dimagiba rito sa pagre-resign? Sir, wala akong kinalaman si Dimagiba sa pasya ko. Mula doon ang walang kinalaman si Mendoza at kahit ho kayo, sir. Ako at ako lang ho nasa likod ng desisyon ko. Sir, tanggapin nyo na ho ang resignation ko kasi hindi na ho magbabago ang isip ko. Yes. Ayoko na sanang makadagdag pa sa mga inaalala mo, ha? Pero nakita ko si Tanggol. Ano? Kailan? Saan mo nakita? Nasaktuhan ko lang dun sa karinder yung pinangainin ko. Okay. Kamusta naman siya? Maayos ba siya? Kamusta ang anak mo? Okay naman. Pero ang totoo, ayaw niya ipasabi na nagkita kami. Pero siyempre, sasabihin ko sa'yo. Sigurado ako. Masama pa rin yung loob ng anak ko sa akin. Kasi di ba yung nangyari nung huli, nung umuwi siya dito? Ate, pero alam mo, pakiramdam ko lang naman, ha? Parang sumasama na naman siya sa mga masasamang loob. Ano? Bakit naman nasabi yun? Hindi, kutob lang yun. Hindi ko naman sinasabing, ano? Sana mali yung kutob mo. Kasi akala ko pa naman, di ba magbabagong buhay na siya ngayon na nakalaya na siya? Yun ang dasal ko araw-araw, Beng. Baka naman.
sana sa matuwid na landas din siya tumata. Sige. Ipaprocess na sa itaas yung papers. Pakisurrender mo na lang yung mga gamit mo sa logistics. Sige po. Alam mo, Cortez, mahirap sa isang pulis na kagaya mo makawalan. Pero kung yan ang desisyon mo, wala tayong magagawa. Maraming salamat na rin sa serbisyo mo bilang pulis. Maraming salamat din ho, sir. Sige. Hoy, Camille, kamusta? Ano po? Nandaan ko si Tess, kawawa naman eh. Mabuti nga, nandito ako, may nalalabasan ng sama ng loob. Oo nga po eh. Laki-laki po ng problema ni Tita. Kawawa naman. Tita, nung huli pong nandito kayo, nakita ko po kasi kayo nag-uusap ni David. Parang nagbubulungan po. Ano po ba yung pinagbubulungan ninyo? Nagbubulong? Hindi naman kami nagbubulungan. May tinatanong lang siya kung may kakilala ako na interesado sa buy and sell. Masipag yan si David. Tsaka mabait. Sana lang hindi magbana sama, no? Sabi niya kasi, kung ano ang puno, Mang Roda, ano yun? Alam niyo na po ba ang latest ngayon? Ano yun? Si Mang Rigor, may babae. At hindi lang po yun, inuwi niya pa dun sa bahay nila. Ha? Oo po. Diyos ko, napaka-immoral pala niyang Rigor na yan. Polis pa naman siya. Kaya nga po eh. At ang balita nga po namin, nilayasan siya ni Marites. Ganon? Oo po. Ang aga-aga, nagchichismisan kayo. Ayan yung KJ. Alas yan sa negosyo. Mauna na kayo sa palengke. Nakatala-katala na kayo sa ganyo. Paano naman, Marsing? Yung kapitbahay nating pulis dyan si Rigor, dinala ang kabit niya mismo sa bahay nila. Ano? Oo. Talaga? Oo. Hindi importante yan. Ang importante, magbayad ka ng upa mo. Naman, housemates, pwede bang pass muna ako? Alam niyo namang natukutan ako, wala na akong pambayad, walang-wala na ako. Maawa naman kayo sa akin. Yabang-yabang mo noon, wala ka naman palang pambayad. Wala ka palang pambayad, edi mag-impake ka na. Walang naman, housemates, wala talaga akong pambayad, maawa naman kayo. Kahit ano ipagawa niyo sa akin, gagawin ko, maawa naman kayo sa akin. Talaga? Ganon? Oo. O sige. Maglinis ka ng bahay. Ayan o, tumalagpag pa kayo sa kalat. Linisin mo buong bahay, ha? Isisin mo. At
Ito yung ina-ina namin. Bugasan mo. Oh, sige, gagawin ko for you. Gagawin ko. Gagawin ko. Gusto ko. Salamat. You're a blessing in disguise. Mga mukha kayong anghel. Maraming maraming salamat. Sa bahay nila? Start, alam naman natin kung paano yung pagiging tuwid na pulis ni Rico. Ganun yung pagiging palugod mo sa kanyang pamilya. Kita mo na kung paano niya natuwid si Tanggol. Eh, nakakaawa lang kasi si Marites. Parang harap-harapan siyang pinabastos. Si Marites, siguro pinapapilan lang niya yung pagiging kuliran niyang ina ng tahanan. Kaya kahit na natuwid siya ng ganun, binagago ng harap-harapan eh. Pamartil siya. Tama na nga niya, Tart. Wala naman tayong mapapalaan niya. Halika na. Eh, kumawa naman kung si Des. Kaso mo, nag-iiya ka na nga eh. Ikaw wala, bakit nakasibilyan ka? Amanda, nag-resign na kasi ako eh. Nag-resign ka? Eh, nagpaharap ka pa kay Karen Suarez? Oo, oh, tinanggap na ninyo yung resignation ko. Bakit ka nag-resign? Sabihin na lang natin na nagkaroon ako ng change of heart. Saka ngayon? Siguro ngayon magpapahinga muna ako pero dyan lang ako sa tabi-tabi. Sa susunod na makikita niyo ako, si Belia na ako. Hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi mo. Mando, ito na to. Kaya paninindigan ko ng desisyon. Mahirap saka masakit para sa akin yung ginawa ko. Kaya kung pwede, huwag nyo na akong pahirapan pa. Kim po, ito na yung mga kaso na i-endorse ko sa'yo, ha? O, na bahala. O ano, Mando Ligor, mauna na ako sa inyo. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong dalawa. Salamat sa mga pinagsamahan natin dito. Alam nyo naman na higit pa sa katrabaho at tuloy ko sa inyo. Ingat ka. Ingat ka. Ingat ka. Ikaw na bahala, ha? Santino, hindi ko na gustuhan yung ginawa mong pagsisinungaling sa akin. Sinabi mo sa akin, ginayagan ka na ng pamilya mo. Hindi pa pala. Sensya na po talaga, Coach.
Hindi ko po kasi alam kung paano kayo papaliwanag sa mga magulang ko na ito talaga yung gusto ko. Santino, kung talagang gusto mo i-coach kita, kailangan magtiwala tayo sa isang isa. Hayo ko naglilim ka sa akin. Naintindihan mo ba yun? Apo, coach. O sige, maglinis ka na ng gym. Sige po. Ay, Diyos ko! Napakahirap linisin ang bahay na napakarumi! Diyos ko! Parang hindi nililinis ang taon na nakakaraan! Diyos ko! Aba, nandito pa pala yung maganda nating kapitbahay! Naubod ang yaman! Umalis na, bumalik pa! Bakit? Anong problema mo? Mabuti na nagtitiis ako dito sa napakabahong lugar na ito, Diyos ko! Oy, Rona! Yung bunga nga mo, taktak-taktak-taktak, wala kang katigil-tigil. Ano ngayon? Alam mo ba na matagal na kami nagtitimpi sa'yo rito? At saka wala kang karapat na tatakas-tapakan kami dito. Tandaan mo, pantay-pantay tayo rito. Parang tayo mahihirap. Hindi tayo pantay-pantay! Diyos ko, mas nakakangat ako sa inyo. Ako may ambisyon. Kayo, wala kayong ambisyon. Aba, ang kapal talaga ng mukha mo. Baka gusto mo magkatigil ng tutong paghihirap. Oh, nabihirahin. Sige, bahala kayo. Ahala kayo ay pababarangay ko kayo. Ay hindi, ipapupulis ko kayo. Ay pulis, pulis daw. Hindi na kapatid ko, mahirapan na natin. Ipagbibilanggo ko kayo, kayo rin. Makakalabaw ko kayo lahat. Lahat kayo baka ikaw kapitalis mo. Makakalawa ka. Diyos ko, babaho ninyo. Mukhang gigil na gigil ka sa susunod ng laban ah. Gusto ko sa'yo agad matupad yung mga pangarap ko eh. Sa lumadaling panahon. Alam mo, sa pagbo-boxing, ang kailangan mo dyan, tiyaga at pasensya. Matagal, matagal bago natin mabot yung level na gusto natin mabot. Ayun, tiis-tiis na muna tayo. Pero kung talagang nangangating ka, nasubukan yung galing mo sa pagbo-boxing, may alam ako. May alam ako na pwede mong sabihan kung game ka. Di ba nila lang siguro, Lawrence? Hintay ko lang siguro yung susunod na bibigay sa akin ni Lapa ni Coach Gary. Okay. Lawrence, maraming salamat nga pala sa pagtanggap sa amin ng nanay ko dito. Alam mo, mapaulit-ulit ka. Ano ba sinabi ko sa'yo? Magkaibigan tayo. Kung hindi tayong dalawa magtutulungan dito, sino magtutulungan? Salamat talaga. Sige, magkatrabaho muna ako. Sige. Ang yayabang niyo! Diyos ko, tatandaan ko yan. Babalik ako kayo. Nakakaloka kayo! Ano ang ginagawa mo? Diyos ko, gusto akong saktan ng mga tao dito. Ang kasama ng mga tao dito pang ginagawa. Diyos ko, inayo mo na ba ako dito? Nabahan ang kamahal na po ako sa rito. Ayoko na po dito. Ayoko na po dito. Ibalik mo na po sa modo sa buhay ng Erguinas ng ko, isang parangyang buhay na para sa akin at nakatakla lamang sa akin. Ganito ang mama! Mama! Kinain ko kalabin ko? Ha? Tara. Bubbles. Pag-ingat ka. Gusto mo sumahan na kita? Hindi na. Ayaw ko na to. Pero nga masyado concerned dyan. Ako na ba ang aking focus? Pero mag-alala. La, alis ako kami. Oh, ingat ka po. Bye-bye, enjoy! Tara. Sorry. Alam ba yan? That's my help.
Pansin ko parang iba yung tingin mo sa pinsan ko eh. Pati yung mga pagtutol-tutol mo na sumama siya kay Sir Pablo. May gusto ka kay Bubbles, no? Ako? Wala. Eh, nagkala lang naman ako kay Bubbles eh. Alam niyo naman mga lalaki kung ano-ano iniisip, baka mamaya may pinaplano yung kay Bubbles. Oo nga, ito talagang si Amon kung ano-ano pinag-iisip. Alam mo, gentleman lang talaga to si Tampol, kaya siya nag-aalala kay Bubbles. Ako araw-araw ko nag-aalala sa'yo, pero never mong naisip na gentleman ako. Kung ano mga iisip ko. Pero sa totoo lang, Tanggol, nagpapasalamat talaga ako sa'yo sa pag-iingat mo at pagtatanggol mo sa apo. Eh, lalo na sa trabaho ninyo, eh, marami mga nagulo-gulo doon. At tandaan nyo, ha? Hindi kayo kakampihan ng mga pulis kung makahanap kayo ng kaaway doon. Alam ninyo lahat na kalalabas nyo lang ng kuluman. Kalalaya nyo lang. Pag nagkataon, ako wag sana mangyari. Malikuluman kayo. Eh, alam ko na po yun, Lay. Siya nga po palala. Magpapaalam lang po sana ako. Saan ka pupunta? Eh, dadalawin ko na po yung pamilya ko. Alamin ko lang po kung ano kalagayan nila. Ah, sige. Hey, bumalik ka agad, ha? Lili tayo sa trabaho. Mainit pa naman dugo sa'yo ni Boss B. Pinatalo mo siya kagabi. Hindi ko naman kasalanan yun. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ako ganun kagaling magbilyar. Pasha, sige na. Tama na yan. Basta Tanggol, mag-iingat ka, ha? Sige pala, tutuloy na pa ako. Pabalik din ako agad. Sige, ingat ka. Alam mo, Cortez, malikot ka ng utak ko. Pag-iisipan mo.